Chris Aquino, paubos na raw ang pera dahil sa kanyang sakit. Si Chris Aquino ay mula sa mayamang angkan na Cuangco at Aquino. Nagawa niyang makapagtayo ng sariling pangalan sa showbiz industry. Successful ang mga pelikula at TV shows ni Chris kung saan siya ay tinagurian bilang Queen of All Media. Isa din si Chris sa mga nagmamay-ari ng restaurant na Lena Restaurant and Sincilio. Business partner niya rin si Boy Abunda sa isang flower shop. Isa din si Chris ang nagmamay-ari ng Sierra Madre Water. Naging producer din ng ilang movies at TV shows ang actress. Ilang mga fast food chain na franchise ni Chris ay ang Jollibee, Chowking at Nacho Bimbi. Matatandaan na mahigit 50 brands sa Pilipinas ay inendorso ni Chris na milyon din ang kanyang kinita sa mga endorsement, movie projects at TV show. At isa din siya sa nagbibigay ng malaking tax dito sa Pilipinas. Isa nga sa krisis na kinakaharap ngayon ni Chris ang lagay ng kanyang kalusugan. Noong 2018 ay inireveal ni Chris na meron siyang chronic spontaneous urticaria o ang tinatawag na autoimmune disease. Sa post nga ni Chris sa Instagram, patuloy ang pagbaba ng kanyang timbang na ngayon ay 88 pounds o 40 kilos na lang. Ayon pa sa actress, 42 years old pa lang siya noong 2013 nang malaman niya na meron siyang urticaria. At 2015 sa edad na 44 nang sabihin niyang meron na siyang maintenance medication para makontrol ang kanyang hypertension at tuloy-tuloy din ang kanyang pagpapagamot na may kinalaman sa severe migraine. Halos 8 taon na under medication si Chris. Matatandaan na nagtungo ang aktres sa Singapore noon para magkaroon ng test na milyon-milyon ang kanyang ginastos dahil na din sa mahal ng hospitalization at hotel na kanilang tinirhan doon. Sa isang vlog nga ni Doc Willie Ong, sinabi niya na mahirap talagang gamutin ang autoimmune disease. Ayon nga sa mga ulat, kapag ang autoimmune ay sa dugo ang related, ito ay tinaguri ang lupus. Ilan sa mga nagtitrigger sa mga autoimmune ay ang stress, parehas na physical at mental health. Aminado si Chris na kailangan niyang iwasan ang ma-stress at baguhin ang diet. Ayon din sa mga health report, karaniwang mga kababaihan ang tinatamaan ng autoimmune disease. Dahil tuloy-tuloy na ang medication ni Chris mula noon hanggang ngayon at napakalaki na ang nagastos ni Chris Aquino sa kanyang pagpapagamot. Kaya marami ang nagsasabing paubos na raw ang pera nito. Saad naman ng karamihan, tila imposible ito. Dahil sa dami ng investments, businesses at properties na meron si Chris ay walang dapat ikabahala ang kanyang mga fans sa nagagastos nito sa pagpapagamot. Aminado din si Chris na secure na din ang kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi kung sakali na dumating ang araw. Pero sa ngayon, pinipilit niyang maging malakas at maging healthy, lalo na para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa ngayon nga ay patuloy ang test at 24/7 ng medical team na nakaalala at nakasubaybay kay Chris para mamonitor ang kanyang kalusugan. Ayon pa nga kay Chris, hindi na importante ang yaman kaya patuloy ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Hiling nga niya ang panalangin ng mga taong nagmamahal sa kanya.